everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. So, guys, i-share ko lang sa inyo yung flight ko, 'di ba? Ay magtagalog ako para maintindihan sa mga kaibigan ko rin na Tagalog. Kanina umaga nag-post po ako sa YouTube channel ko regarding sa flight ko na nabago po kasi totoong flight ko, bakit may joke pala? Okay. Kasi yung flight ko talaga is bukas pa sana na 6 AM pero nagbago yung PAL, inuulit nila. So, ginawa nila 8. Then, last 24, nag-email naman yung PAL sa akin na nabago naman yung flight sa Dumaguete ng Sunday 10:55 PM. So, nagpunta ako sa office at nireklamo ko yun kasi maiwan ako ng flight from Manila to Riyadh. Kasi connecting flight ako. Then, ang nangyari doon, ang ginawa ng PAL na yung flight ko, instead bukas, ginawa nila ngayon. So, 4 PM yung flight ko. So, dumating. So, ito na nga guys, dumating na ako dito sa Manila Airport. Naglanding kami kanina sa Terminal 2. Then, pagdating ko doon sa Terminal 2, napunta ako doon sa transfer desk. Nagpa-assist po ako kung anong gagawin kasi ganito ang nangyayari. Pero ang sabi naman ng nag-assist sa akin, mamaupo ka lang dyan sa upuan. Maghintay ka lang kasi mag-open pa yung matransfer ka namin sa Terminal 1 at 1 AM pa. Sabi ko, dito lang ako nagtanong ko, mama, dito lang po ba ako maghintay? So, yes ma'am, kasi wala tayong magagawa dun. So, yun lang talaga ang ano. Kasi nag-expect ako na ang gagawin nila is i-assist nila ako or sasabihin nila ako, ay ma'am, i-hotel kita or whatever. Kasi para makarest ka, kasi ano naman yung flight ko, 11:30 pa. So sad na. Ang really disappointed talaga ako. Kasi yung ina-expect ko na kahit naman hindi magandang tulugan or i-offer ka lang naman ng kahit ganito. Kasi hindi ko naman kasalanan yun. Paulit-ulit yung flight ko eh. Kaya nga gusto ko yung direct. So yun. Kasi hindi naman ako marunong dito sa Manila. Wala din ako alam-alam. Kasi yun sa akin din na parang region lang din. So ang ito kasi yung palagi tayong expect. Dapat hindi tayo mag-expect sa gano'n. So nag-expect talaga ako na yun ang gagawin nila na makayasis nila ako na kahit half-half kami sa hotel. Pero wala silang ginawa na gano'n. Ang ginawa lang, maghintay ako hanggang 1 AM tapos i-transfer lang ako sa Terminal 1. At doon lang daw. Then, gutom ako, pagod ako kasi nahihilo ako sa flight. Kasi yung feeling na parang ayaw mong umalis pero parang naghalo-halo na yung naramdaman ko. Okay. Then, lumabas ako, may nakita ako ng guard. Sabi ko, guard, pwede ko pang iwan yung luggage ko kasi naubusan ako ng load. Oh my God. Lahat talaga naubusan ako ng load. Hindi ko makontak yung family. Hindi na ako makakontak sa family ko kasi ba't ito nag-expire din? Kakarating ko na nag-expire. So, pumunta po ako, lumabas ako, bumuli ako ng hindi din available yung ginagamit ko dito. So, nagpunta ako dun sa bumili na lang ako ng globe. So, pagkatapos kong bumili ng globe, buti na lang may ano internet yun. Ay, salamat. Meron akong 20 gig internet. Ay, thank you, Lord. At may nakita akong Jollibee. Bumili na lang din ako ng Jollibee kasi pang dinner ko na yun. So, iniisip ko na lang. Kino-comfort ko yung sarili ko na sige, mag-ano ako. Dito na ako sa upuan. Maupo ako. Hintayin ko 1 AM. Kaya ko yan. Iniisip ko na lang. Pagdating ko dun sa Riyadh, matutulog ako ng matutulog buong araw. Yun talaga ang sabi ko sarili ko. Kino-comfort ko. Tapos, yung pagpasok ko kasi papasok na ko ulit dun sa entrance. Nakalimutan ko yung gate pass ko. Sabi nung guard, "Bakit po iniwan mo paglalabas ka?" Sabi nung lalaki na guard, "Parang, sir, yung luggage ko andyan lang."
Yung po, pwede ba yung ano na lang, yung ticket ko na lang? Sabi niya, eh, paano natin malaman? Ganyan, ganyan. So, sir, andyan talaga, kaya gusto ko sana magpasama na lang sa kanya. Tapos sabi niya, bakit saan ka ba pupunta? Dami niyang tanong ganun. Tapos yung may isang guard na babae, nandun lang po sa gilid, nakaupo lang siya. Hindi lang, hindi din siya naman nagsalita. Pero yun sabi ni Kuya Guard, saan ka ba pupunta? Sabi ko, sir, galing pa kasi ako Dumaguete. Papunta pa ako ng Terminal 1. Pero ang sabi kasi ng nag-a-assist sa akin na mag-open yung Terminal 1, 1 AM pa. Kaya maghintay lang daw ako dun sa upuan. Tapos sabi, tumaya si Ate Girl, yung lady guard. Sabi niya, ay ma'am, kailan, asan ka pa pupunta? Sabi ko, papunta pa akong Riyadh. Anong oras na flight mo? Sabi ko, 11. Bukas. Sa 11, tas dyan ka lang maupo. Hindi ka makapasok ng Terminal 1. Yung Terminal 1, mag-open lang yan 1 AM, pero hindi ka pa makapasok doon. Tapos sabi ko, kaya nga, may nakita nga ako dyan, masa ayaw mo mag-hotel? Sabi niya ganun. Sabi ko, gusto ko, naghanap ako, pero gusto ko lang yung mura kasi wala na akong pera. Yan ang sabi ko. Sabi niya, sinatawagan ko, mura lang yun, nasa 2,000 lang. Nga, parang ganun, kaya mo naman, sabi niya sa akin, kung kaya ko lang po, kaya ko ba yung mga like, nasa 2,000 plus. Kasi walang problema. So, ayun, tinawagan niya. Buti na lang pagtawag niya, thank you, Lord. Isa siyang anghel sa buhay ko. Na pagtawag niya, may bakante talaga. So, ang saya-saya ko at ang daming salamat sa kanya. Yung tulong niya sa akin na parang, my God, hindi siya mababayaran ng pera na yung parang maging comfortable ako sa gabi ko na makatulog ako ng maayos na wala akong isipin na ganun. Kasi ang napakaganda din naman sa hotel na to, hatid sundo at mura lang. So yun, sinundo ako sa airport like 6:45 sinundo ako. At thank you Lord na malapit lang pala dito. So, hindi naman kalakihan. Kasi ang kinuha ko lang yung standard lang talaga. Hindi naman kalakihan, pero at least maging comfortable tayo sa pag... Yung ganito, yung makarelax tayo, makatulog tayo ng maayos. So, ito po yun ang hotel. Pangalan ng hotel dito po na malapit sa airport is Bad Hotel. Ito na, sapul ko, sapul ko. Ito po, Bad Hotel. Ay, pasensya na guys, front camera kasi gamit ko. Kasi parang makikita ko yung mukha ko sa pag-vlog ko, kaya nag-front camera po ako. So, ito po yung sabon. So, ang napaganda, may free breakfast na din sila. At guys, ito ang napaganda. Ang daming kainan dyan. Kaya pupunta ako doon, refresh lang muna ako ng kunti, lalabas ako. Titingnan ko sa labas ko anong mga masarap na pagkain doon. So, ganun. And thank you so much, ate, na sa pagtulong mo sa akin. Sana sa kunting bigay ko din sa iyo bilang pasasalamat, alam kong hindi enough yun. Si Lord na po ang bahala sa iyo. Ang bait niyo po at ang ganda-ganda ng feeling ko ngayon dahil sa pag-offer mo na may kakilala ka pong hotel na tinawagan mo para sa akin. Thank you so much sa effort. At ikaw po yung nag-abang ng sasakyan kung saan at hinahatid mo ako doon sa Bay 12. Thank you, ate. Thank you so much. As in, ang dami-daming salamat po. Sana marami ka pang matulungan at i-bless ka ni Lord. Sana makita tayo ulit sa pag-uwi ko. Thank you so much sa pag-recommend mo dito sa hotel na to. Thank you so much, Ate. God bless you po.